So sa video na to guys, maraming naghihintay sa ating load test kay FB2. Pakita mo yung FB2 natin. Yan. Okay. So ngayon, susubukan na natin siya. Tamang-tama, okay yung palawan, pakita mo yung dagat. Yan o. Okay, so eto guys ay protected siya ni Defender. Okay, si Defender ay hindi po siya mabubuksan lang kahit nino man. Yan, kundi ako lang. Okay, so sa ano nito, sa device na to, pwede yata yung 5 tao. 5 or 10 tao na nasa bahay ninyo pwede nyong gamitin or mag-register sa machine na to. So ngayon, sa ayaw kong mapakialaman ng iba, ako lang. Ano kayo, subukan mong buksan? Hindi na. Okay, eto lang yung 2 naka-register sa kanya fingerprint. 5 yung pwede nating pangbukas. Pwede yung app ng cellphone, wirelessly, Bluetooth. Guys, ganito kasi, baka maraming natatakot na baka i-Bluetooth din lang iba. Hindi guys. Ha? Loyal to. Loyal. Kasi nga, pag nai-register mo lang sa isang device, hindi na pwede sa iba. Diba? Hindi siya sa lawahan. Okay, pag nakaregister na sa isang device, hindi mo na pwedeng i-pair sa iba. Hanggat hindi nire-reset nung may-ari. Okay, i-recap lang natin yung device na pinagtaguan natin. Hindi siya pwedeng nakawin ng iba. Okay, eto, pwede yung card, RFID. Okay, nalimutan ko, RFID palang tawag dito. Okay. Yan. Pag na-pair na natin sa device natin, sa Bluetooth na cellphone na ginamit natin, pwede na siyang gamitin kasi pag bago pa lang galing sa seller, hindi pa siya naka-active. Bahala kayong mag-active para ano, safety. Baka sabihin ninyong bubuksan ng ano, seller, hindi. Okay, baka maglagay kayo ng ano, malalaking pera sa bahay ninyo. Lapit ka, baka hindi ano, marinig. Okay. Guys, hindi po ano, hindi po ito pang vault, ah, hindi. Pwede nyong gamitin sa vault or pwede nyong gamitin sa pintuan ng bahay ninyo. So dito ko lang siya nilagay para kahit pa paano ay makita ninyo, o sino man namang gustong manood sa vlog ko na ilalagay sa pinto. So dito na lang para makita ninyo. Okay, kung walang kwenta yung machine, at least may natutunan kayong mas mahalaga dito. Eto, si Defender. Okay, yung card at FID. Yan, lock, wala na. Oops. Ayun, nag-lock na. Tapos, meron siyang seconds, pero pwede niyong iset na kahit maghapon, hindi siya mag-lock para hindi siya bukas ng bukas. Okay. Matipid sa battery. Pwedeng fingerprint. Pwede yatang 10. I-try niyo na lang pag bumili kayo. Yan. Okay. 2 daliri. Pwede sa manual dito, meron siyang lalagyan ng susi dito. Pakita mo. Ayan. Pwedeng susian dyan. Yung iniiwan yung susi sa mga paso, sa mga ilalim ng bato, sa bahay ninyo na alam lang ng kapamilya nyo, o kapatid, kapuso, or whatever. Ano, kapamilya? Meron na kapamilya eh. Nagsarado na ba? Okay. Okay, so... tatlo na yun, ano? Tapos yung app, pwedeng app, application. Tapos yung code dito, tikit ka. Yan. Ay, kapikit na. Kita mo? Ayan. Kita mo? Tatandaan ko. Papalitan ko. Wala na, nag-lock na, oh. Okay. Pag nag-lock na yan, di na yung mabubuksan ng iba. Okay? Kahit anong gawin niya. Tapos, ang maganda nito, pag paulit-ulit siya, lagi na nandiyan, tapos nag-alarm, subukan natin. Lalo kung kinulit-kulit ng iba, o yan, nag-alarm na siya. Ayun, nagbukas na siya. Okay, so 5 ways ang pwedeng pangbukas sa kanya. Yung fingerprint, yung passcode, yan, clack, 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 clack. Kikita lang camera mo. Tapos, yung RFID. Ayan, na ilalagay natin sa keychain natin. Yan po.
Okay, yun yung ilalatatapat natin dito. At ang maganda nito guys, kahit na parparalan or anong tawag parparalan sa Tagalog? Laro-laro. Bahala na. Kahit na nakaganyan guys, madedetect nyo. Ang lupet, diba? O kaya ganun? Simple lang. Ay, ganun. O yan o. Madedetect niya. Tapos, yung manual, then yung app. Limang way na pwede natin siyang buksan. So ito na guys, subukan na natin si FB2. Alam ko, marami nang naghihintay at marami nang atat sa ating load test. Okay, kala ko may tao doon. Okay, subukan na natin. Buksan natin dito. Ayan. Okay, yan siya guys. Behold the FB2 or AKA, malayo naman eh, kay Liberty Engine. Galit na si Liberty Engine. Yan, pinapaboran niya yung video ko. Baguhan si Liberty Engine. Ay, hidden tech pala. Okay, hindi naman siya, hindi naman siya copyrighted kasi nga, yan, layo ng mukha nila. Ha? Okay, so yan, tingnan nyo guys, ikutin mo na. Wala akong binago dyan. Kung ano yung nakita ninyong una, yun pa rin. Inverter, power supply, super capacitor, then roleta ng barangay. Yan, to sa harap. Makikita niya yung mga coil niya guys. Yan o, yan o. Okay, tapos yung outlet, yung wire. Siyempre yung wire. Okay, yan lang guys. Simpleng simple. Okay. Oh, Liberty Engine or Hidden Tech, kaya mo yan? Alok-alok na. Wala na. Oh, kita nyo na. Load test na nga. Ano pa to? Rug test. Ano pa? Durability test. Ha? Oh, matibay ang gawa ni Juan de la Saga. Okay, ngayon papaanda rin natin. Dun ka. Okay. Ayan. Okay, tapos ngayon, test natin yung kanyang output. Ayan lang muna natin mag-boot up para makarga yung mga super para legit. Okay, ay ito na naman eh. Legit. Okay, ba? Ayun. Legit. Lang hiya ka, wantilasag, sabi nila. Ang lakas mong magkasar. Legit. Okay, pakita mo to para makita nila yung kanyang output. Data. Pwede pa pala naka-on yung inverter natin. Naka-boot up niya. Nalimutan ko, okay. Pag gano'n, napatagal na siyang umanda. Nakapag-ipon na siya ng, alam nyo guys, eto, iniipon niya yung kuryente. Kahit na point, eto, alam nyo tayo, yung point of a millivolt, iniipon niya. Tapos kino-convert into 220. Ewan ko kay engineer, sino yun? Lozano ba yun? Ang hina niya mag-explain. Okay, yan, hindi lang turo-turo. Yan yung kanyang output. Yan, yan yung kanyang output. Ha? Pakita mo yung mukha ko. Legit. Okay, ngayon ay subukan natin siya. Motor to talaga guys, na pang AC, oh. Okay, saksak natin. Kita nyo naman, naramdaman lang sistema yung load, oh. Oh, ano ba masasabi nyo? Legit! Dami nang naasar kay Juan de la Saga. Okay, so ngayon ay subukan natin siya na pang welding. Ito yung welding machine. Takyan muna natin para abuhat natin. Ay! Sandali pa na. Oh, buhatin mo rin. Oh, yan, para makapag-boot up. Yan, buhatin button para ano, makita nilang walang ano.
Walang hidden, hidden something inside, o wala pong ano. Wala pong nasa ilalim. Okay, wala. O, balik mo na. Okay, balik pa ng iba. Okay, hawakan mo na. So, eto guys, hindi tayo magka-cut. Wala. Walang cut sa portion na to. Okay. Pakita natin, yan pang thumbnail. Okay. Mas lalo sila maasar. Okay, maglo-load test tayo ngayon. Yan. Okay. Dito sa welding machine na to. Yan. So, sasaksak natin tong ito muna. Saksak natin, sumukan natin. Oh! Load test! Ha? Ayan. Ano pa? Sabayin natin kayo ng ano? Ng yung tester natin para ano? Maliwanag. Hindi sila ano? Tumududa. Okay. Ayan. Saksak natin yan. Yan oh. Nagkaroon na oh. Pakita mo. Ayan. Ha? Kita? Baka duda pa kayo ha? Oo. Oh. No. Yan ang legit! Legit! Ha? Legit! Dami na nabibwisit sa akin. Okay, so bawas tayo. Kasi wala nang saksakan. Ngayon, subukan natin mag welding! Nalimutan natin yung bakit na mini-welding natin mo. Oh, pakita mo. Sabi nila, nasasaksakan daw ng ano, welding machine, o. O nga, wala. Okay, oh, wala pong wire. Ikot muna ako. Uwi na ako. Tapos, mag-welding tayo. At pagkatapos nito, saka ako gagawa ng ano, ng teardown video. Tapos yung reaction video na rin. Okay, on natin. Okay. Anong set natin dito? Baba natin kasi masyadong malakas 'yan. At itong machine kasi hindi pa siya fully developed at under construction siya. Construction worker. Okay. Ngayon, ito. Gulat ako dun ah. Oh, ito, pakita mo. Oh. Ha? Yan ang machine. Ha? Ganun. Okay, yun oh, guys oh. Oh, di ba? Sa mga nagtatanong kung ilang watts to, nasa 24,000 watts. Lakas ano? Lakas makasar ano? Okay. Ganun po kalakas ito, mas malakas pa sa kilikili ko. Okay, estimate ko lang ito guys ay nasa 2,000 watts yung inverter. Masyadong exaggerated naman. Siguro 1,000 watts lang to. Yan. Para hindi naman masyadong exaggerated.
Okay. So, napakita mo sa akin. Type ako. Para sa mga naghihintay ng availability nito sa online shop. Okay. So, ito guys ay free delivery. Okay. Okay ba yun? Okay ba yun? Free delivery. Okay. Tapos, mga next year siguro, mid-year at under surveillance. Under surveillance ba? Under renovation. Ayan, dinedevelop pa kasi. At next year, mid-year, ay available na siya on market. Yan, para sa masa. Masasarap. Para to sa mga masa. Okay, yan guys. Kita nyo naman, gumagana siya sa ating load test. Okay, at sana hindi kayo magsawa sa aking pang-aasar. Okay, pang-aasar. Maganda sana kung may English subtitle to eh. Pero hindi ako marunong maglagay eh. Tapos ang ginagamit ko lang kasi pang-edit yung cellphone. Kaya wala akong computer at sana mayroon tayong computer para ano, kahit pa paano maganda-ganda yung ating edit. So, ganun lang guys, palamog yung video natin. At hinahamon ko yung mga magagaling na mag-debunk. Gawan yung ng debunk video, hindi ko kayo kaka-copyright. Wag lang po kasi ah. Pag magde-debunk kayo, maggagawa ng reaction video, wag nyong bubuuin yung video. I-cut-cut ninyo. Yan, pag after 3, wag 1 minute. Pang segundo lang siguro. 30 seconds, i-cut nyo na naman. Ganon. Kunyari dumalang yung pusa, diretso na naman, ganon. Para hindi kayo maka-copyright, hindi ko kayo ika-copyright. Pero kung just in case na nag-notify si YouTube na ganon, meron sa inyo, obligado kasi iwasan natin yung... Para sa mga ibang ano channel din na gustong umangat din, ganon ang gawin nyo para ano, maghilaan tayo sa ano, sa YouTube. Oh, nahihila na yung camera natin. Okay, so i-debunk ninyo kung kaya nyo. Kaya ba? Ayan, i-debunk ninyo. Ayan, hanggang ngayon gumagana pa rin. Tingnan nyo. Huwag mo titigan pa rin. Hindi makuha niya mata mo. Tinitigan ko kayo. Huwag mo titigan. So, nararamdaman mong system, yan o, nakikita nyo naman, yung motor, halos nahirapan din siya, tumitigil-tigil. O, yan o. Okay. Yan. Masaya na kayo. Masaya na. Sa susunod na video guys ay doon na natin siya i-tear down. Pasensya na po, i-cut-cut natin kasi nga ay ito paano sulitin din natin ni Mandilasag yung gastos niya sa content. Kita nyo guys oh, yung ating ginawang box, yung ating machine, yung mga bakal, lahat-lahat, yung time and effort. Okay? Sa mga nakakakilala kay Mandilasag, alam ko naiintindihan nila. At alam na nila kung ano to ginagawa ni Mandilasag. At marami kasing nagbasa akin nung una na gumagawa lang ako ng reaction video. Masakit din naman yung sinasabi nila sa akin na kumikita sa walang kwentang video. Kinuha lang yung video tapos nag-reaction na. Walang gastos kumbaga. So sabi nila sa akin, gumawa ka naman ng effort, sabi nila. O so eto guys, gumagawa na ako. So wala kilala kayo ang Dilisag, alam na nila to. Okay, baka mag-iyakan pa tayo dito. Okay, so next video, i-reveal natin tapos gagawan natin ng reaction yung ginawa ni Liberty, ano ba yun? Ni Hidden Tech Crazy Channel. Okay, marami siyang channel eh. At talagang kumikita. Okay, marami siyang video na about sa mga ganitong content. Siya nga yung gumawa ng ano, ng HHO generator. Okay. Lupit! Ha? Yan. So, maraming salamat guys. Next time ulit. At your service. Paalam mo na. Bye-bye. Ingat-ingat.